Mga estudyante sa high school ang pansamantalang uupo bilang mga opisyal ng gobyerno sa buong Camarines Norte sa loob ng isang linggo. Kabilang sa mga pwestong kanilang hahawakan ay mula gobernador ng lalawigan, alkalde ng bawat bayan hanggang sa pagiging konsehal. May detalye si Orlando Encinares. Formal nang binuksan ang pagsisimula ng 32nd Boys and Girls Week Celebration sa Diet Little Chatter sa Bayan ng Diet. Dinaluhan ito ng mga student leaders mula sa iba't ibang school sa Camarines Norte na siyang kakatawan sa nasabing aktibidad. Mula dito ay kanilang inihalal ang mga magiging opisyales ng lalawigan mula sa mga posisyon ng Governor, Vice Governor, Representatives, Board Members, Mayor at Vice Mayors, mga Councilors. Kanilang pinili ang mga kakatawang mga estudyante sa iba't ibang opisina sa lokal at panlalawigang pamahalaan. Sa pagilang bayan ng Diet, Department of Education at Kiwanis Club of Diet, layo nito na bigyang pagkakataon ng mga mag-aaral upang malaman ang pamamaraan sa paghawak ng isang government position na naitalaga sa kanila. Sila ay papasok sa Kapitulyo Provincial at Munisipyo ng Diet sa loob ng isang linggo upang masaksihan, magkaroon ng kaalaman at karanasan ukol sa pamamahalan ng gobyerno. Ang mga nahalal na Boys and Girls Vice Governor and Board Members ay nakatagdang dumalo at sumama sa isasagawang joint session ng Sangguniang Panlalawigan. Isa sa layunin ng joint session ang pagpasa sa mga inihanda nilang mga resolusyon na pangkabataan. Ang naitalagang Provincial Information Officer at Community Affairs Officer ay inaasahan namang maglilimbag ng Bantayog Junior o kahalintulad ng opisyal na pahayagang Bantayog ng pamahalang panlalawigan. Nagumpisa ang nasabing aktibidad Enero 24 at magtatapos ngayong Enero 30. Mula digdi sa probinsya ng Camarines Norte, Orlando Encinares, Eagle News.